Sa pagtatapos ng huling siglo, isang pangkat ng mahusay na mag-aaral ng paaralan ng meat, sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagsasaulo ng 21 card, ay nanalo ng libu-libong US dollar mula sa mga kasino sa buong mundo. Si Ben ay isang mahusay na mag-aaral sa meat. Bukod dito, nakapasok din siya sa Harvard Medical Academy. Ngunit napahinto sa pag-aaral sapagkat sa mahal ng matrikula sa paaralan na ito. Kailangan niyang magtrabaho ng part-time sa tindahan ng damit. Isang araw sa lecture hall, isang professor ang nagtatanong sa kanyang mga estudyante. Ngunit siya lamang ang nakasagot, at lahat ng kanyang mga kaibigan ay humahanga sa kanya, at nagulat sa kanya ang guro na iyon. Pagkatapos ng klase ay nakipagkita ito kay Ben. Naisip ni Ben na nais siyang tulungan ng profesor sa kanyang thesis. Pagpasok pa lang, nakita nito na merong kasino. Si Mickey ay naglalaro ng baraha kasama ang iba pang mga mag-aaral, at pinapasali siya ng guro na ito sa kanilang grupo. Nagtanong si Ben kung anong pangkat ito. Sinabi ng guro na ito ay isang grupo na nagkakabisado ng 21 cards. At tuwing katapusan ng linggo ay pumupunta sila sa Las Vegas, at palagi lang silang nananalo at walang talo. Ngunit merong umalis sa kanilang miyembro kaya't sinali nito si Ben. Tinanong siya ng guro kung naglalaro siya ng card, at tinanggihan niya ito. Makalipas ang ilang araw, pumunta ito upang pilitin si Ben na sumali sa kupunan, at upang magkaroon siya ng pangmatrikula sa Harvard. At sa puntong iyon, ay hindi niya matanggihan ang babaeng iyon, sapagkat nangangailangan din talaga siya ng pera, hanggang sa sumali na siya sa grupong ito, at nagsimulang magsanay, hanggang siya ay nagsanay ng nagsanay hanggang sa matuto ito. Nakuha nito kung paano kabisaduhin ang card at kung paano ito laruin. At nalampasan pa nito ang mga kasamahan nito sa kanyang grupo, hanggang sa sumabak na ito sa una niyang laban. At nanalo ito ng $10,600 sa una niyang laro. Hanggang ang isa nitong kasamahan na si Raymond, ay naiinggit sa kanya kaya naman ay hindi ito nagustuhan ng guro. Kaya agad niya itong pinaalis sa grupo. Kaya't lumalabas na mas mahalaga si Ben sa grupo. Upang maiwasan silang makilala sa kasino ay binago nila ang kanilang itsura. Si Ben ay napaibig sa babaeng ito. At nang dahil dito, unti-unting napapalayo si Ben sa kanyang mga kaibigan. Hanggang sa tinanggal nila si Ben sa kanilang grupo ng siyensa. At sa laban niya ay natalo ito ng $20,000. At sinuway nito ang babae at pinaalis sa kanilang grupo. At pinagbabayad pa nito ang babae ng $20,000. Dahil sa panggugulo nito habang naglalaro si Ben. Sa wakas ay naintindihan ni Ben na ang guro na ito ay ginagawa niya lamang ang lahat para sa pera. Kaya't naghahanap ito ng mga maglalaro sa kanya. Galit na galit si Ben sa mga oras na iyon. At sa isang banda, habang naglalaro sila, sinumbong sila ng guro na iyon sa pulisya. Hanggang sa nahuli ni William si Ben at binugbog niya ito. Si William ay isang eksperto na manghuli ng mga scammer. At matagal na nitong napapansin ang grupo ni Ben. At pinapaamin si Ben kung sino pa ang mga kasamahan niya at papakawalan siya. Hanggang sa makauwi ito, ang kanyang mga pagsusulit ay hindi nakapasa. Dahil kay Mickey ang kanyang guro, at hindi siya makakapagtapos sa taon na iyon. Pagkauwi pa niya sa kanyang dorm, magulo ang silid. At kinuha pa ang lahat ng kanyang naipon. At nawala na sa kanya ang lahat. Hanggang sa hinahanap niya ulit ang guro na si Mickey. At sinabi niyang kasalanan niya lahat kaya't nang hingi ito ng tawad. At humihiling na ibalik ulit siya sa kanilang grupo. Hanggang sa tinanggap ni Mickey ang paghingi nito ng tawad. At pumunta ulit sila sa kasino upang maglaro. Ngunit dumating ulit si Williams upang arestuhin siya. Hanggang sa tumakbo si Mickey dala ang mga pera ngunit, pinalitan ito ni Ben ng mga tsokolate. Sa puntong ito, hiniling ni Williams na tulungan niyang mahuli si Mickey. At kapag nagawa niya ito, lahat ng panalo niya ng huling laban ay ibibigay sa kanya. Sina Williams at Mickey ay may alita na matagal na. Si Mickey ay dating naglaro sa kasino ni Williams. Sa isang gabi, nanalo siya ng maraming milyong dolyar. Kaya't nalugi si William sa panahong iyon. Sa loob ng maraming taon, naghihintay siya ng pagkakataon upang makipaghiganti. Ngunit nagbago bigla ang isip nito at kinuha na niya lang ang napanalunan ni Ben ang huling laban niya. Pagkatapos ay nagretiro siya at nagpakasaya na lang. At ang nagwagi sa pelikulang ito ay si Ben kasama ang kanyang babae. At nagkaroon pa siya ng scholarship sa Harvard University. Balikan natin upang makita ang tanong ng profesor. Ang tanong niya ay, kung sumali ka sa isang palabas sa TV, mayroong tatlong pinto doon. At sa isang pinto ay meron sasakyan. At sa likod ng natitirang dalawang pinto ay merong kambing. Alam ni MC kung ano ang nasa likod ng pintuan. Pagkatapos ay hayaan kang pumili, kung pipiliin mo ang tama, ang kotse ay magiging iyo. Matapos mong pumili, iiwan ng MC ang dalawang pintuan kasama ang pinili mong pintuan. Pagkabukas ng MC ng pinto na hindi mo pinili, lumabas ang kambing. Ngayon dalawa na lang ang pintuan na natitira. Humihiling sa iyo si MC na pumili muli, upang makuha mo ang sasakyan, marahang na pumili ng isang pintuan lamang. Ito ay isang klasikong tanong ng posibilidad sa matematika. Ang pangalan nito ay Monty Hall. Para sa isang simpleng paliwanag, unang pumili ng isa, kaya ang nanalong rate ay 1/3. Hindi mo pa rin maintindihan, diba? Walang problema, hindi ka nag-aaral sa Tanho. Ito'y mangyaring talakayin na lamang natin sa kami.